Magandang buhay sa lahat! Nagbabalik na naman si Inday, ang maestra rakitera ng Valencia City, Bukidnon! Para sa araw na to, guys, ay ibabahagi ko po sa inyo ang mga tips kung paano ba tayo mag-vlog or mag-shoot ng ating video. Disclaimer lamang, guys, hindi naman ako perfect sa pagbablogging. Meron din naman ako mga mistakes at mga bloopers. At lahat na ibabahagi ko sa inyo ay based lamang sa aking experience. So, kung interesado ka sa videong ito, please consider watching the entire video. Huwag kalimutan mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. At please hit the notification bell upang updated ka sa mga bagong video na i-upload ko. So, paano ba magsimulang mag-vlog, guys? Ang pagba-vlog, guys, ay something na kukuha tayo ng video. Kinakailangan bang sa pagba-vlog ay ipapakita natin ang ating mukha or pwede bang mag-vlog na wala namang mukha na ipapakita? Both ay pwede po. Pwede po tayo mag-vlog na kasali tayo sa vlog. Pwede din na yung pagba-vlog natin ay mag-voiceover lamang tayo or hindi tayo magpapakita. So, ang mayroon akong, tingnan ko muna yung kodigo ko, ha. Meron akong 8 tips na sinulat dito based sa experience ko po na sa tingin ko ay maging isa sa mga useful na information na dapat may ibahagi sa inyo. Number 1, sa pag-take ng video or pagba-vlog, kinakailangan, guys, na ito ay pa-landscape. Ano ba ang pa-landscape, Inday? Kung ito po yung cellphone nyo, kung pag ganito, yan ay portrait. Ganito pa-landscape. So, kung magba-vlog ka, halimbawa, hello guys, ganyan. So, dapat, hello guys, pa-landscape. Hindi yung nagsiselfie na ganito. So, yan yung tip number 1. Dahil kung pa-portrait kasi, guys, pag-upload niyan, hindi siya wide. Meron siya mga black dito sa side. So, kung nakita niyo yung mga previous video ko, ang pa-portrait ay applicable lamang siya sa mga shorts video na ina-upload natin para sa YouTube Shorts Beta. So, number 2 na tips ay kinakailangang avoid ang dead air. So, ako kung minsan, hindi maiiwasan nagkaka-dead air ako kasi nakakalimutan ko kung ano ang sasabihin ko susunod. Ang dead air ay yung para pautal-utal ka magsalita na ganyan. So, dead air kasi maboboard yung mga nanonood. Next naman, guys, ay bago ka pumunta sa isang lugar or mag-vlog, kung ito ay travel vlog or mag-review ng isang product or magbahagi ng iyong vlog para sa araw na yan, ay do your short research. Halimbawa, kung ikaw ay para sa araw na yan ay pupunta sa isang tourist destination, so kinakailangan alam mo yung mga essential information. Halimbawa, saan ba located ang lugar, owned by kanino ba yung establishment na yan. So, do your short review or short research para naman meron ka namang ma-intro or masabi sa iyong vlog. So, number 3 yun, ha. Do your research. Number 4 na tayo, guys. Sa pagba-vlog, guys, kung napapansin niyo sa pagsimula ko sa vlog ay medyo hindi siya gaanong merong mga background music kasi natatakot ako noon na gumamit ng mga background music kasi natatakot akong makopyright. So, tip number 4, do not use copyright music. Ano ba yung copyright music? Ang copyright music ay yung mga licensed na music na owned by a certain person, especially yung mga sikat na mga music, halimbawa kay Justin Bieber, Lady Gaga, kasi nakaka-copyright tayo. Kinakailangan pa nating mag-ask permission sa mga tao na gumawa or own ng song na yan para hindi tayo mag-copyright.
Kasi kinakailangan yung iwasan yan kasi pag kayo ay mag-a-apply na soon na monetization upang makasahod na kayo, kung meron kayong maraming copyright, maaari kayong ma-disapprove or ma-decline sa YouTube partnership. So number 5 naman, do not use or reuse videos ng mga ibang YouTuber or a certain show, halimbawa sa Rafi Tulfo in Action, meron kayong mga sikat na YouTuber na kilala, tapos dinownload nyo yung video niya, tapos reuse nyo, ginamit nyo sa inyong video. So, hindi yan pwede, guys. Although may mga instances na kanila mga content ay reviews or reaction videos on a certain vlog, pwede lang yan, pero para sa akin, hindi ko pa kasi siya nasubukan, tapos natatakot din akong gumamit ng ganyan, baka ma-strike ako. Kasi yung copyright, guys, medyo mild lang siya na offense kasi pwede ka naman mag-apply for dispute na i-mute mo siya or makipag-dispute ka nga, i-share nyo na lang yung revenue na makukuha mo. Pero yung copyright strike ay pwedeng ma-suspended yung YouTube channel mo forever. Number 6, sa pagbablog naman, guys, ay kinakailangan mong i-modulate yung voice mo. Kinakailangan lakasan mo ang iyong boses para malaman naman o marinig naman ng mga viewers kung ano yung sinasabi mo. Kaakibat naman ng modulation ng voice natin habang tayo ay nagbablog, ay kinakailangan din natin i-minimize yung background music. Kasi ito yung common na mistake ng mga vlogger. Napakalakas ng background music na hindi na naririnig kung ano yung sinasabi nila. So, number 7, guys. Upload videos with quality. Ano ba yung upload videos with quality? Ako kasi, bago ako mag-upload, kasi yung purpose kung bakit ako merong YouTube channel is hindi naman to entertain, kasi hindi naman ako magaling sa mga jokes or hindi naman pang vines yung niche ko. Mostly to inform. Informative yung mga vlogs ko. So, I see to it na bawat video na i-upload ko ay meron kayong matutunan or meron kayong makuha na mga essential information regarding sa video. So, I'm more on quality versus quantity. Ibig sabihin, bago tayo gagawa ng video or mag-upload na lang ng upload, tignan naman natin kung meron ba matututunan ang ating mga followers or ating subscriber, guys. So, yan ang tip number 7 na pwede kong ibahagi sa inyo. At ang panghuli naman ay sa paggagawa or pag-upload ng iyong video na nagawa, kinakailangan ka mag-isip ng title. So, halimbawa, ako pumunta ko sa isa, let us say, sa Boracay. So, kung i-upload ko na to, hindi ko ilalagay na Inday Rakitera goes to Boracay kasi hindi naman established pa yung name ko na Inday Rakitera na known na talaga with 100,000 na mga subscribers, napakaliit lang na subscribers ko. So, instead of having Inday Rakitera goes to Boracay, pwedeng baliktarin mo Boracay Adventure, tapos specify mo saan na lugar ka or saan ka na beach na nagstay. Kasi yan, medyo searchable siya kasi known na ang word na Boracay. So, yan ang paggawa ng mga, isa sa mga tip na pwede mong gawin upang maging searchable yung video mo. So, I hope, guys, meron kayong natutunan sa 8 mga tips na binahagi ko. Let's have a recap. Sa pagbablog, guys, ay kinakailangan pa landscape ha. Ganito, unless kung short videos yung gagawin nyo. So, that is number 1. In taking videos, it should be landscape. Number 2, avoid dead air as much as possible. Number 3, research on your topic or a certain place na i-visit mo. Number 4, do not use copyright music. Number 5, do not reuse the videos of others. Number 6, modulate your voice together with minimizing the background music. Number 7, upload videos with quality. Always remember to have quality over quantity. Number 7, think of a catchy
Number 8 na pala, think of a catchy title or searchable title. So, there you have it guys, ang 8 tips na sa tingin ko ay kinakailangan upang habang tayo ay nagva-vlog or paano ba tayo mag-vlog. So, I hope meron kayong natutunan sa videong ito. So, kung nagustuhan niyo ang videong ito, please don't forget to like, to comment. At again, ito po si Indaira Quitera, nagsasabing keep safe everyone. Bye-bye!